Kasi what's up mga kabos, welcome po sa channel ko guys, so for today's vlog. So nakikita nyo naman, background natin, Art Capital Bonsai Club. So nandito ako sa barracks o sa, ano bang sabi ni Sir Eric, tawag, Bonsai Garden. Nandito po kami sa Bonsai Garden ng Art Capital Bonsai Club dito sa Angono mga kabos. Doon sa mga gustong pumunta, malapit po sa SM Angono, tapat naman po ng simbahan po ng Iglesia de Cristo at katabi po ng police station. Yan, tinatawag din po ng triangle itong kalsada na to. So pasyal po kayo dito. Nandito po naka-display ang mga alagang bonsai po ng mga member ng grupong Art Capital Bonsai Club mga kabonsai. So yan po. So ngayon nagwo-workshop si Master Romy. Yan. Master Romy, kumuha ka muna sa vlog natin. Yan. So kamunin bilog ni Sir Manny. Asan ka Sir Manny? Magpakita ka dito. Yan. Kamunin bilog ni Sir Manny. So ang gagawin, i-rewire o i-wiring mga kabonsai. O siyong guys, huwag natin patagal na pasok na intro ko. O kaya intro, pasok! At ayun na nga mga kabonsai. So natapos na pong mag-depolate. Yan, so kita nyo yung mga dahon na sa baba na yan. So na-depolate na po. So ang gagawin ni Master dito, ang tawag niya Master, redesign. Babaguhin ang design ng forma Yan. Itong kamunin bilog ni Sir Manny. Yan. Bahala na kuno. Bahala na kuno. So yan mga kabonsai. So matagal na ano to? Siguro mga ilang taon na si Master kaya yan kay Sir Jeff? Mga? 8 taon. Kita lalaki na ng sangaw. So medyo ayusin ni Master Romy ng ano forma yan guys. So yan po dun sa mga bago lang sa YouTube channel ko. So Art Capital Bonsai Club dito lang po yan sa Angono Rizal. Yan po naka-display yung mga bonsai ng mga miyembro ng grupo guys. At dito rin po nag-workshop si Master Romy. Master Romy Coas. Cutter? Yung pamputol din na kaya ng konting. Number ano yan Master? 6 ba yan? 5. So number 5 na po yung ginamit na bonsai ware dyan. O ganyan katabaw. Number 5. Kasi medyo malalaki na talaga sa ngan itong kamuning bilog na to ni Sir Manny. So mamaya abangan natin kung anong kalalabasan itong gagawin ni Master Romy na to. So kapag ganyang kalalaki ang sanga, malalaking wire din ang ginagamit po dyan mga kabonsai. So ginamit ni Master dito number 5 o 5. Yan. Oh, so yun na nga mga kabonsai. So ayan na po. Mahigit kalahati na po, mga 70% na inawire ni Master Romy. Yan. Ganyan naman po. So ang naging decision ni Master Romy dito ay parang semi windswept. Yan. Semi windswept mga kabonsai. So siguradong bukas na umaga masakit ang daliri ni Master dito. Kasi sobrang tikas na po ng mga sanga kasi lalaki na. Kaya sobrang lalaki na rin ang ginamit na mga wire dyan. 5 mm o 5 mga kabonsai. Yan. Panoorin muna natin si Master mag-wire. Yan. Uy. So ito, mayroong kamukha ito dito. Ipakita natin yung kamukha nito. Kanina ba yung kay Clay ba yun? Yung windswept ni Clay. Ayan o. May windswept din dito. Na
kamukha. So parang ganito mga kabongsi ang kalalabasan yan guys. Sobrang init guys. So ganyan po, windswept. So isang direction lang yung mga ano niya, mga branch o yung mga sanga mga kabosay. So ang ano nito eh parang hinipan ng hangin. Hinipan ng hangin sa kabilang para kabilang side lang napunta yung lahat ng mga branches mga kabosay. Meron pa ba dito? So meron pa dito, meron pa dito. Windswept pa din. So ito, kamuning pilgrim po. Naka-pending naman pero windswept pa rin mga kabosay. Parang hinipan ng hangin dito papunta doon. Kaya lahat ng sanga niya doon nakaharap mga kabosa sa kabilang side. So yan po yung ano windswept style na bonsai mga kabonsai. Ganda. So mga kabonsai ha, sa mga gustong pumunta dito sa ano bonsai garden ng grupong Art Capital Bonsai Club, pasya lang po kayo dito. So Paikos, Texas to, may bago to ha. Laki din. Boss Raymond, yun oh. Ay. So, patapos na po ito. Ilang sanga na lang yung iwawire ni Master. Patapos na itong kay Sir Manny na windswept, semi-windswept na kamuning bilog mga kabonsai. Awesome guys. Yo, so habang nagwa-wiring si Master, patapos na. Si Sir Manny naman magre-repat nitong kamuning bilog. Yan. Ire-repat dito sa ano? Batyang malaki. Ay, timbang malaki pala, sorry. Naging batya na tuloy. Timba pala sa timba. Yan. So papalitan ng buhangin dahil ang ginamit nilang buhangin dito ay sobrang pino mga kabonsai. Buhangin talaga. Sobrang pino ng buhangin. Ah, maganda pa yung ilalim mo. Oh. Oh, Master, kaya ba lang ganyan? Pakita mo kay Master. Alibang harap niyan. Doon ang harap niyan eh. Ayan, diyan dito ang harap eh. Yan. Oh, yan nga, winner mo. Yan yun. Yan na, yan pa rin. Yan na yun. Bawas ka tulang ko na pa rin. Bawas ka lang. Gay, manakalaylay. Yan. Oh, haba na ng mga ugat oh. Oh, so mga kabosay, ayan po yung river sand. Purong river sand. Tingnan nyo naman, oh. Ganda, oh. So, ayan po yung gagamitin. River sand. Pure river sand. Ha? Master, patayo muna. Patayo muna yung tanim, oh. Diretso na. Patong na, patong pa. Dagdagan. Tayo na nga mga kabosay. So after isang oras siguro at kalahati ay natapos na din po ni Master Romy Coas itong windswept. Ano to? Parang semi windswept na kamuning bilog
ni Sir Manny. Ayan. So, kita nyo naman po ang itsura niya ngayon kaysa kanina. Ang laki ng ginanda mga kabonsai. So, ayan po. Semi windswept. Ayos na. Oh, so yun guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe at syempre God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you.